Magandang araw mga kaibigan. So, malungkot na topic ang pag-usapan natin ngayon. Yung pagbitay ng kababayan nating OFW sa Saudi Arabia. Lumalabas parang kulang. Kung mayroon mang tulong ng gobyerno, kulang ang ginawa. Binitay na hindi man lang inabisuhan ng pamilya. Pakasakit na. Ito, may ishare ako na vlog, komentary ni Jojo de Guzman tungkol nito. Salamat, Jojo. Si Jojo de Guzman ang isa sa mga pinakamatalinong vloggers. Pinapanood ko palagi ito. So, pakinggan niyo yung analysis niya na kulang ang effort ng gobyerno. Tinawanan lang daw ng Pangulo yung pangyayari yun. Tapos ikinompare niya yung panahon ni Duterte. Maraming nailigtas na OFWs. Panahon ni Duterte ngayon, wala na, binitay na. Okay. So ito yung vlog ni Jojo de Guzman. After that, magbigay ako ng reaksyon. Ito pala, balita natin. Meron na pala tayong kababayang Pilipino ang nabitay. Kasi for the past months, di ba, ang dami mga hearing, kaliwat kanang issue, ganito ganyan. Pero ito pala isang problema para sa OFWs na tinaguriang pamanding bayani, no? Modern day heroes, hindi na isalba ang kanyang buhay regardless kung anong kasalanan niya. Panoorin nga natin ito kasi dito tumawa dito si President Marcos . Hindi yung tawa na tawa talaga pero yung alam niyo yung gesture niya lagi na may namatay. May binitay, tapos ganun yung kanyang gesture. Panoorin muna natin to. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge of Affairs, Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Walang abiso sa pamilya at sa embahada? My God, what a disrespect. What, alam mo yung parang may respeto ba sila sa Pilipinas? O sa tingin ba nila, karespeto ba ang Pilipinas o hindi? Kasi kung nire-respeto nila ang Pilipinas, kahit man lang papaano, may abiso sila. May update. O eto na. Wala. The mere fact na wala, lumalabas na. Hindi sila takot sa Pilipinas. Sunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row. Patuloy na tinutulungan ang iba pa? Eto nga, hindi na isalba. Ano na namang pang-uuto ito? The Arabia. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na ginawa ng pamahalang... Tingnan niyo si Marcos. Alam mo, karma . Ano yun? Ang gaba, dili magsaba. Tingnan mo. Sige. Ngayon, magsasaya ka. Pero from the way I look at you are sick. You are ill. No, yung parang alam mo yun, siguro dahil sa bisyo, hindi ka na rin ata magtatagal. Tingnan nyo. Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. We tried everything. Tingnan nyo. Pinoy. Yung mata. Saan banda yun? Buhay ng Pinoy. Nako. Yung mata. We tried everything. And we tried everything. For many, many years. For many, many years? 2 years ka pa lang? 2 years? 3 years? We tried everything for many, many years? And the Saudi government tried to look and to be sure. But nanginig? Bakit nanginig? To be sure. That the judgment
of hanging was actually deserved. Mm. Grabe, no? Deserve daw, deserving. Tama lang daw, deserve daw nung government ay yung decision, tingnan niyo na. Of hanging. Was actually deserved. Deserved daw. Nonetheless, we appealed to the better natures against. Oh. Ano yun? But may ganung ano? May ganung gesture. Appealed to the better natures against of our. Alam niyo kung ako ang mag-ano magbabasa diyan sa ganun niya. It just shows that guilty siya na wala siyang ginawa. Maalala ninyo yung patawa-tawa siya nung sa Australian reporter kasi guilty siya. Doon yung yan yung outlet niya na wala talaga siyang nagawa kaya idinadaan niya sa ganyan. Pero nonetheless, I think yung term niya nonetheless hindi pa rin pwede, hindi pa rin maganda yung ginagawa mo na may binitay tas ganyan yung gesture mo, tignan mo. Appeal to the better natures against of our friends. Sana matulungan na. In Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. Oh, anong tinitingnan mo sa kisam eh? And unfortunately, the law there is very strict. And nirerespeto natin yung batas nila. Ganun ang batas nila. Pero it's not the way, this is not how you deal with it. Parang ang weak eh. Apparently, the conviction has stood and one of ours has been taken away. Wow, grabe. Patawa-tawa pa. Alam nyo ba, ito pala, ay nung ano pa, October 5 pa ito. O yan o, yung date o. Kuwait City News. Ayan, October 5 pa yung balita. Ano pecha na? Ngayon lang binalita. Ganun palagi sila eh. Ganun palagi itong Marcos administration. Pag nangyari na, it will take few days more bago nila ibabalita ito. Siguro dahil pinag-iisipan nila paano, how to deal with this, anong sasabihin natin with this. Pero alam nyo, sa panahon ni Duterte, marami ang nasa death row, ang nasave niya. Nung panahon ni Duterte, hindi siya tumatawa. Galit na galit yan si PRRD. Hindi po pwede yung mga ganito. Tignan natin anong panahon ni PRRD, hindi ganito eh. Hindi ganito. Makikita mo talaga yung pagmamahal niya, concern niya sa mga OFWs. Tignan nyo. Release lang ng babae doon sa Maguindanao yon. Siya si Maguindanao lady. Before coming here, nag-usap kami. Kasi she was spared. Sabi ko kasi, pero nabi ko, tayo ninyo yan. Nagmura ako, sabi niya, pagbitayo nyo yan. I will immediately order the suspension of the employment. Oh, deployment. Ang sabi niya, pag binitay nyo yan, I will immediately order a deployment ban. Ganyan ang may concern. Kasi kung hindi, si Bebot na magkwento. Mm. Anong kwento ng non-bot? Para malaman ito mga Pilipino na ito, no? Mas marunong sa atin. This is the case of Jerry. So, agree ba kayo sa analysis ni Jojo Di Guzman na napabayaan ito? Reactionary na lang yung ginawa ng gobyerno. Hindi nila ibinalita kaagad. October 5, binitay. Nung isang araw lang ata, binalita. Wala na, patay na. E panahon ni PRRD, may bantay. Subukan yung bitayin yan at I will order total ban deployment ng Pilipino sa Saudi. Mga ganun. Ang Saudi government, wala, hindi tinuloy yung bitay, naligtas. Ganyan yan eh, yung konting, again, it speaks of leadership,
it speaks of malasakit. It speaks from the heart. Wala na. Reactionary na lang ang gobyerno. Kasi, ano yung kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tinatawag ang ating OFWs na modern heroes. Eh, tapos, ganito naman lang ang... So, masakit. Meron pa tayong isang OFW sa Indonesia ba yun? Si Mary Jane Biloso. Parang may pag-asa ito ata na ma-set free. Kasi merong isang nakapreso na dito sa Pilipinas na pwedeng iswap kay Mary Jane Biloso. Kaya lang, ngayon, parang hindi na matutuloy. Bakit? Parang yun na ang swap ni Alice Go. So, sinong prioritize ng gobyerno? Yung buhay ng OFW na ang tagal na nakakulong? O yung ano nila kay Alice Go? Inuna si Alice Go. So, yun po ang masakit na pangyayari na lumalabas. Ano ba talaga ang ating OFW? Sila ba talaga ang tunay na bayani? O hanggang salita lang yan? So, sana hindi na maulit ito na may kababayan tayong bitayin na hindi man lang pagsabihan ng pamilya. Mabigla na lang pamilya, ayun na, pumanaw na ang kanilang mahal sa buhay.